Maidlaw sa tanan ay kita sa pagmamalandong pag-worship sa magamit isang pagsimbakan ni Yes. So, kumaturan, makini ang yung LOD, ang lesson of the graduate class of lesson TV, ikaw ang message. Ito ang Martin lesson, communion with God, I will cast will sa edition na 7 part. So, introduction start na kita. I-pull down yung mga status bar, makita itong pizza, no? Ito ang pizza Thursday, September 7. So, bantay panahon na kita sa ito section start. Nawala na itong tropical nga severe, no? Pero unya sa ato ang hurricane, makita na itong ining, no? Lahit na ihangalan. So, dire sa kita sa ato ang update sa itong temperature o precipitation nga updates. Bugnaw nagikita din ata kayo init no kay 32 na lang ang iyahang high degrees nga temperature lowest niya 23 degrees ang high na to karon ang precipitations no so ang percentage sa ulan-ulan moy dako karon. Ato ana lang tao ng ihang ma-degrees sa alas 9, 30 degrees, 30% precipitation sa alas 10, 31 degrees, 60% precipitation sa alas 11, takop na ganyan ko ano. Ang precipitations, 90% o ang ihang degrees, 29 degrees. Og sa alas 12, 30 degrees, 80% precipitations. Alaon na alas 12, alas 3, 31 degrees. Ang ihang precipitation 60-70-80%. Alas 4, alas 5, 29 degrees, 60-50%. Sa alas 6, 20 degrees. Alas 7, alas 8, 27 degrees, 30% og 20% precipitations. As maybe alas 10, alas 11, 26 degrees, 20% precipitation sa tungang gabi, 25 degrees, 20% precipitation. So, mauna na ang ato ang mga precipitation nato nga update og ang temperature ng ining Thursday. So lantaw na nato ang hurricane update no. Kay nakita diri sa ato ang hurricane update ang duol nga bagyo no sa Pilipinas. Pero ato sa unahon lantaw ang ato ang countdown, no mga countdown sa itong Christmas. Kaya naka pass na punta sa ito ang the sermon number 4, no? Kinaot nga inyo katong mga patalinghugan ang stopping to the promised land, no? Nga ito ang title. So, atong countdown to Christmas, 108 days to go. Sa atong New Year, 115 days to go. So, mao ka na ang ato ang countdown. Diri na kita sa hurricane.
ang nakita sa pag-asa nga bagyong ining ilahang ginganlan, unya ni palayo man sa ato ang Pilipinas, nabutang man siya ipapaw muda sa magrabunta na siya sa tugigaraw, no? O kita ito lang kinidiri sa ato ang hurricane, ang yon sa ni pagbasa oy sa silent ba nato ning yon yeng, no? Yun yung kibaling at tropical storm. Sumana siya ang ibabaw sa Pilipinas, pero murag yun siya napalid pa balik, no? Kay pa islanting siya pa atras ang iyahang agi. So di ni siya mo hapit yun sa Pilipinas, no? Besking ang iyahang hangin-hangin, kung sakto na iyahang trajectory, pasaka man, no? Iyahang giigo nga lugar, pabalik sa dito askoan. Amot na igo pa niya ang United States, no? Unsa na niya nga lugar iyang maigo, diri ah. Ah, Japan siguro ni, kay Japan man ang kuan niya. Iyahang mga ngalan. So, ato sa nang kuan ng sound para cerita sa ato ang update sa ato ang hurricane, no? O ang Kang Yungyeng na apod kang Joba. Tapos napoy Hurricane Lay, tulo kabuk ni hurricane. So kana na lang sa ang ato ang hurricane kay nawa ang music noon ma kona siya kung sa subtitle di kaya ba di take to music. Ay, ang Facebook pag ma na music ibutang ni music, no? O sabon ra na nila lang kuan pagbasa sa subtitle. Ano mo apil man nagbasa ang kuan music, no? So man na tong update sa ato ang hurricane. Ato na pag hanayon na nato ang ato ang mga pagkatun-an. Welcome na kita sa itong pagtuon. Lesson 11, Master Who Are Slaves. Kuya, ano nga? Kung title, no? Ang master siya po kuno ang slaves, no? So, ato na siyang lauman o pagtuon o niya, no? Sa ato ang pagtuon sa Thursday sa marathon lesson karon. Oh, ato i-display ang ato ang mga input sa ato ang devotional. So, na nakita ng input na to sa devotional. Ato na po na siyang iirog niya, no, pang Sabbath school kita. So, welcome kita sa itong pagtuon Bible study on a lesson. Nakapaskil na sa itong kano. A study on the word. Smart on lesson 2023. Communion with God. I will gospel. Scientology edition. Nakasulat diri atong schedule o daily, no? 7 to 9 a.m. Muna siyang screening, no? Nga, ato ang magkuan. O niya, sunod na niya na nga mga oras ang live na dayo nato, no? Sa ato ang YouTube channel. O sa gabi, human sa ato ang My Journey with God, ang ato na pong pagpamalandong sa pag
dayong katulog na to, no? O kab na kibalita na diha. So, ang ato mga pagatunan sa ato ang first part, para yun na natutugba sa to ang Brazil, no? The birth disop, taposo na nato, diino na to karon. Muna ato ang first part, ang ato ang second part, ato ang YouTube channel The Great Controversy, no? ARP distributed by Pages og diri kini sa Pages 152.2 to 153.3 sa chapter 8 Luther before the diet, ang ato ang baga padayunon og basa. Og ang atong devotional for all sa atong isa receive power sa September nga title Powered by the Spirit, og ato ang pagapamalandungan karong adlaw Deborah and Barak sa September 7. So mauna ka na ang ato ang mga input nga itong pagkatunan karon sa itong mga devotional, ang first part, second part, third part. So input na po nato ang ato ang sa Sabbath School nga mga input nato karon. So ato ang mga Sabbath School, ang 4th part, 5th o 6th ang last na ito nga part. So ang Sabbath School na ito nga 4th part, ang in verse. Ato ang senior youth, yung adults nga mga professional. Ato pagkatunan ng 3rd quarter of Leviticus, itong lesson 11, judgment. O, ano yung kita rugtoon sa Thursday? Gitaytulan ang Thursday, The Work of Investigation. O, investigation ba? Insight ka na, no? Tapos ato ang fifth part, ang Sabbath School sa atong mga junior youth nga murag mga hamtong, ang Cornerstone Connection sa atong third quarter line the sun. Ato ang lesson 11 nga title nga semana lain in the sunport. Ato apakaton Andre ka nakapokus no sa libro ni Joshua chapter 1 chapter 1 pumagyapon verse 7 padulong sa 18. So mao ka na ang ato ang fifth part, ang Cornerstone Connection sa atong Sabbath School, sa ato ang mga hamtong, ato ang third quarter Ephesians lesson 11, practicing supreme loyalty to Christ. O gato pagkatunan sa Thursday, muna ang title, no? Masters who are asleep sa itong September 7. So mauna ka na ato ang mga hanay nga atong mga pagatunan. O kining ato ang pagtuon gihatod kay kanato sa itong manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, all gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, ang small group sa youth, ang power of 70, ang tema, ito ng assemblement, personal ministry, discuss will deliver kang lam, legum, this missionary, and preachers, gi-prepared kinis, ng makahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan, at umagahamu, Diyos, nga nihatag sa kahigayunan, nga padayan, bagihapitag sa mga landong, sa iyang mabulawanon, nga mga pulong,
ato asad pasalamatan ato mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay sila ato ang contributors, no, sa ato sila nga mga followers, no, subscriber o sa ato pang mga likers, no, sila atong tig-like, tig-hack, tig-hack, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapayan po sa video, like, makasib sa video, no, o maka-review sa ato ang mga video o makasubaybay siya sa atong mga distributed. So, ang ato ang distributed, ang scripting, no? O niya recording, ang pag-podcast na ito, upload sa podcast, Facebook, no? Upload sa Facebook, o ang live na ito, YouTube live, sa ito ang YouTube channel. So, ato ang pamaagi, ang ato ang scripting, paghimoon sa ato ang keep notes, no, niya sharing rayong kita ni Ana sa atong devotional o sa ato ang Sabbath School, magkahiwalay, no, sa ato ang Facebook o isahon ay combine sa ato ang blogspot.com ato pa rin siyang ipaabiso nga na nakita ay pasahon nga na tibo na, no, pero wa na to na kwantong link gahapon maong gi-update na to karon para sa Thursday na, no, ang ato ang basahon. So napaskil na nato atong basahon maong ato na siyang pagabat-baton ron, no, og mao na siyang worship gyud nga ato pagadawaton ang mensahe sa ato ang makahumubuhi nga Dios. So ato siyang dawaton, ato siyang ikip para mahimo nato siyang kalanon sa tibok nato nga adlaw hantod sa gabi sa ato ang katulogon. So pag nahimo na kana nga atong kalanon, ipaambit na nato, no, sa ato ang podcast. So pagpaambit nato sa podcast, din na kita latest nga entry, mahimo na natong podcaster Spotify pero i-distribute niya na, no, sa ato ang Google Podcast. Maong download install ka mo sa Google Podcast, no, download and install sa insert ninyo sa Play Store. So i-add ninyo, no, have account, i-add ninyo ang ato ang account nga Spirit Starcaster. Mapadulong ka na sa atong channel nga Spirit Starcaster podcast channel. So mao to inyo katong ipang-add sa atong mga Android phone, no, Apple, sa laptop, sa PC, ang iPad or sa smart TV, no, download and install Google Podcast para ma-add atong channel sa ato podcast. So di ana ito na po i-upload, no, sa Facebook ay naka-album na siya, continuation na na siya. Karat ko sa dili ato siyang i-upload. O niya kung makatinaw kita, at i-share, no, sa ito ang page, sa group page, sa wall, sa mic, sa ito ang group chat. Mabuti ito sa Twitter, tirabak, telegrams, no. So humani anak sa itong Facebook ang live na nato sa ito ang YouTube channel, no, dito sa itong YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022.
sa ato na siyang live alas 9 o alas 10 na siya sa kautoho, no? Ato ang live o sa kagabhion human sa ato ang My Journey with God, pwede na po na siya i-review, no? Review para na sa final sa ato ang kung sa mag-ato ng ato ni Adang Adlaw na ato nga sa itong pagkatulog madala na ito, no? Ma-review siya o kaptanan o ka-Bible lesson o ang devotional chika na siya para maka-go forward na po kita sa next na ito nga pagtuon sa sunod nga adlaw. So, mauna na ito mga distributed. So, natay ganap gahapon, no, kay Dorcas man nga afternoon prayer meeting. So, nakahimo sila sa ilahang pag-meeting. O, apo ito eh, nagpapautismo, no, isa ka soul. Gidawat niya, Jesus Christ, nagpapautismo siya. So, congrats, no. Tapos, kay midweek prayer meeting, manday kita, no. Ato manday ipahayag ang ato ang ika-30 peak nga midweek prayer meeting. So, ato kanon ang programa. Adaghanda kitig ganap, no, kay nakahimo pagi kita to pag-distribution, no, sa ato paghatag sa assistance sa tong nasunugan. Buntag ka to nahimo, no. Sa atong pagpanagsimba, no, ato kanon atong 35 na to nga midweek prayer meeting, ay nasugdan dahil kita sa 620, no? Sa to ang singleader, sa ran, tapos presider, opening song, opening prayer, special song, ay nag-special song si Pastor Clyde, no? Ariliano, ang speaker na to, gasugod siya 648. Oh, si Ma'am Dorcas Drago, gitapos niya 708 ang iyahang wali. Ga-prayer ba na dahil kita, tapos ga-closing song, o nag-closing prayer sa 718 si Pastor Nerlo Montero. So natay pianis sa ato si Malwinda. Maka na ang ato ang pagpanagsimba, ato ang midweek prayer meeting na ito, no. So nakompleto na na ito og update ang ato ang pagpanagsimba. So, magasugod na kita sa pagpamalandong ang naa sa kwarto. Kung makayong mo siya pagluhod-luhod ang naa sa gawas, huwag ko magampo kita. Makikita na to ang mga secret prayer, silent prayer, center prayer, prayer pool. Magsugod kita sa itong pag tuon pinagis magampo. Magampo kita. Amahan na mo nga naa sa langit. Pagabalaan unta ang imangalan. Panhiang imong gingharian, pagabuhaton time kabut on din hi sa yuta mayon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon namo sa tagadlaw, basilo kami sa mga utang mayon sa kun ko sa iluman sa utang kanamo. Ay kami tugyan sa no like kun dilo sa kami gikan sa utang. Kay mo ang gingharian o kang kahumhimaya hangtod sa kang turan. Amen. Yes, welcome kita sa pagpadayon sa itong pagbasa sa kinabuhi ni Julia, ang madasigon nga sa iyong birthday. Gusto kaya makapakaon o katong soap kon sabaw, lo, no? Oh, sabaw mo na siyang soap, no? Mara ka nang alaut-laut na rin na siya nga pagkasabaw, no?
satu post pas masya no kanang lugaw nga gipatangan og sagulan og kanang kinagmay nga manok no. Nga na sagol-sagolan po og tinadtad kinagmay nga mga gulay no. So ato pa rin yung istorya. Today, Juliana, her mom, and several others church members feed the homeless. It's the soap ingredients. Juliana Bingham and her are the boss. Some ladies from the church will come tomorrow to help make the soap. Mom was amazed at Juliana's plan. With the help of the Adventist women, they made lots of soap twice a month. The next day, Juliana and her mom and the ladies from the church finished making the soap, unloaded the poles into van. They drove into the town to meet the homeless and hungry men and women. So hungry men and women are waiting to eat. One girl announced that it was Juliana's birthday. And that she had made soap for him. The homeless people cheered and sang. Happy birthday to Juliana. Mom realized that Juliana was filled with God's love. Mom wanted to feel God's love too. Amon siyang i-quote, no? Juliana and her mom didn't have the money or time to cook the soap. But Juliana believed that God would supply her need according to his riches. Diba sa teksto sa Philippians 4:19 nga mo supply ang kinukuno. Ito man it. He will provide for our needs when we trust Him and give Him our regular and systematic offering called promise. So, apil na siya, no? Nga mo nang maghihatagon kita sa iyahang kabahinan, no? Ang tithes o sa makatapang ta sa tibuok nga nasod, no? Atong systematic nga promise offering. So, mauna ka na ang ato ang stewardship nga devotional na tapos na kita sa story ni Juliana. Ato lang taon ang next na to nga story. Og nabasa si Gavin nga kanang lugar, no? Para sa atong ika 36 nga week, no? Og sa pag-render sa September 9, gitaytulan na po a name opportunity. Uy, way mapa. A name opportunity when God opens a door show. Uy, sa door show. Ito na siya. Sugdan. Uy, makno. Ang pagtuon ni Ana. Mahimayon dahil na ito na siya sa kining sunod nga semana, no? Unya na kita ay opportunity nga Bible reading sa Proverbs 6, no? Sa next week.
So mao na kana ang ato ang first part murago kita sa ato ang second part no ang pagbasa nato. Sa The Great Controversy ERP distributed by PGS PGS nato ng atong pagbasao ng PGS 152.2 o 153.3 sa chapter 8 pagyapong kita Luther before the light. So ato abasao to a crowd assembly he spoke from the words of Christ, please be unto philosophers, doctors, and writer, essay. Having the word to teach men the way to obtain everlasting life, and they have not succeeded, I will now tell it to you. God has raised one man from the dead, the Lord Jesus Christ, that he might destroy death, extirpate sin, and shut the gates of hell. This is the work of salvation. Christ has vanished. This is the joyful news. And I say by his work and not by our own. Our Lord Jesus Christ saying, blessed be unto you. Behold my hands. That is to say, behold. O man, it is I alone who have taken away thy sin and ransomed thee, and now thou hast peace, saith the Lord. He continued showing the truth, it will be manifested by a holy life. Since God has saved us, let us order our works, that they may be acceptable to him. Art thou rich? Let thy goods administer to the city of the poor. Oh, grabe niyo ka niya, no? Kung dato ka, ang imo ko nung, no, mga ipakita ni mo makaminister ka sa mga poor, no? Nag-isa imong mga kwarta, kibali. Art the poor, o hindi po sa pobre. Let the service be acceptable to the rich. Ay, kaya ano? Bari kang acceptable kung sa mga rich. If thy labor is useful to thyself alone. The service that thou pretendest to render unto God is a lie. The people listen as if his millbound, the bread of life, was broken to those starving soul. Christ was lifted up before them as above apostles, legates, emperor, and kings. Luther made no reference to his own perilous position. He did not seek to make himself the object of those sympathy. And the contemplation of Christ, he had lost sight of self. Hid behind the man of Calvary, seeking only to present Jesus as the sinner's redeemer. As the reformer proceed on his journey, he was anywhere regarded with great interest. An eager multitude throng about him.
unfriendly boys swarm him to the purpose of the Romani. They will burn you. Say some. And seduce your body to ashes. They dead with Janos. Look your answer. Though they should kindle a fire all the way from worms to Wittenberg, the flame of which reached to heaven, I would walk through in the name of the Lord. I would appear before them. I would enter the jaws of his behemoth and break his teeth, confessing the Lord Jesus Christ. The news of his uproots to warm created great commotion. Ezra trembled for his safety. His enemies prayed to the success of their cause. Extraneous efforts were made to dissuade him from entering the city. As the intimidation of the puppies, he was hard to refer to the castle of a friendly knight, where it was declared all difficulties could be amicably adjusted. Prince endeavored to excite his fear by describing the dangers that threatened him. All the report failed. Luther, still unshaken, declared even should there be as many devils and warm as stars on the housetop, I still would enter it. Oh, last na paragraph. Upon his arrival at Worm, a vast crowd flocked to the gates to welcome him. So great a concourse had not assembled to greet the emperor himself. The excitement was intense, and from the midst of the throng trail and plaintive voice chanted funeral dirge as a warning to Luther of the fate that awaited him. God will be my defense, he said. Said he as he alighted from his carriage. So mao ka na ang atong devotional sa mayutang The Great Controversy, Arpino. Malago na kita sa atong devotional for all sa atong Yesusive Power. Sa September, empowered by the Spirit sa Pagkatunan, ang September 7, Deborah and Barak. So, mao ka ng title ato pagatun ano? Kang Deborah o kang Barak. So, nakaukab na inyong mga devotional, no? Kaya nabasa na na sa itong mga family. Ato a pamalandungan sa ato ang pagtuang karon.
so wala ni nako ani ato ang input mo ba ni ready ni siya mao ato apa ni asubuno atong input. Bueno, welcome kita sa ato ang devotional for all, no, sa ato ang isa receive power. Deborahan para kato gi redict na to ang ato ang input sa ato ang content kay lahi to siya ang napis, no, sa the great controversy dito na double-double na to. So gi-edit na to para mautang na to ang ato ang sakto nga input. So welcome kita sa itong pagtuon sa September 7, Deborahan Parak. O ang ato ang critics na sa Judges. O Judges kaya po chapter 5 verse 1 anto nga verses. So nagkanayon ang iyahang critics. Then sa Deborahan Parak, Jasan on that day saying praise the Lord for the avenging of Israel, then the people willingly offered themselves. Uy, nagkanta rin sila, no? Kaya ang pinood ako nun na ni Mouse, no? So ato ang sound rin sa Bisaya. Maghukom 5:1-2. Onya miawit si Deborah og Barak, anak ng laki ni Abinuam ni Adtong Adlawa. Sa pag-ingon, kay ang mga pangulo nagunas Israel, kay ang katauhan sa kinabuton naghalad sa ilang kaugalingon. Daigo na inyo si Jehovah. Diba mo gito nang ipadaig, no? Naghalad mo silang kinapuputon, no? Kay ang pangulo nagunas Israel, kay ang katauhan sa kinapuputon, no, mga kato, no? So ato ba sa anihang story dito pa dasig, no? Unsa pa yung insight? The Israelites having again separated themselves from God by idolatry. O, yung separated eh. By idolatry were grievously oppressed by these enemies. The property and even the lives of the people. Were constant a danger. Hence the villages and lonely dwelling were deserted. And the people congregated in the walled cities. The high roads were and occupied, and the people went from place to place by an frequent bypass. At the places for drawing water, many were robbed and even murdered. And to add to their distress, the Israelites were unarmed among 4,000 men. Not a sword or a spear could be found.
For 20 years, the Israel grew another the yoke of the oppressor. Then they turned from their idolatry and went humiliation. And repentance cried unto the Lord for deliverance. They did not cry in vain. There was dwelling in Israel a woman, Elos, trius for her piety or piety. And through her the Lord chose to deliver his people. Her name was Deborah. O mana na si Deborah? Ito ang maghukom. She was known as prophetess. Prophet, bang yun no? In the absence of the usual magistrate, the people has sought her for the counsel and justice. The Lord communicated to Deborah his purpose to destroy the enemies of Israel, and bade her send for a man named Barak of the tribe of Naphtali, and make known to him the instruction which she had received. She accordingly sent to Barak and directed him to assemble 10,000 men. Uy, grabe, 10,000 men of the tribes of Naphtali, today sa tribe ni Naphtali and Zebulun, and make war upon the armies of the king of Jabin. Ila itong kapaton ng king of Jabin. So last nga paragraph sa ito ang devotional sa excessive power. Deborah celebrated the triumph of Israel in the most sublime and impassioned song. He ascribed to God all the glory of their deliverance and bade the people praise him for his wonderful acts. Ano ito no? Nga. Grabe lang pag kahit no di pa aking nagkanta no passion song no para kuno sa ilang wonderful works no sa pag deliverance ni sa Ginoo. So maka na ang devotional no pag naagi mga inana kaluwasan no ipagi ni mo makatakanta makadait ka sa Ginoo. Mulargo na kita sa ato ang another nga part no kahit man na kita sa ato ang devotional ang part second og third. Dili kita sa another na ato nga kahati no ang ato ang mga Sabbath School ang part 3.6 ato nga part. Og unahon na nato ang ato ang Sabbath School sa in person no sa ato ang senior youth ang adults nga mga professional ang series nato or atong quarter the Book of Leviticus sa pang last na rabak kita nga bulan karon sa atong third quarter no. Og ang ato ang series judgment no murag investigative judgment nito pagkatuon on Thursday September 7 the work of investigation ani pagkita sa insight. So magpili na kita kung unsa atong gamito no ang application ba no nga Sabbath School and PM ma-download sa Play Store ang website niya Sabbath School at Adventic.io. Ayo makita ni mo to ang kuano katong suga sa patrol
So kung mo-browse ka mo, pangitaon ninyo to ang ato ang lesson sa inverse. O niya, pangitaon na po ang ato ang lesson 11. Nasa ubos ang ato ang Thursday, no? I-click ka na. O pag maklik ka na, i-pull down na siya para mo up, makita itong ibabaw, no? So welcome na kita sa pagtuon sa Thursday, September 7, the work of investigation insight kini. Oh, basahon nato ng insight. As intercession as that of the first unbroken body of a spotless light, the wounded hands and purse aside, the mirrored feet played for fallen men. Redemption was purchased at the infinite cost. Magit nga yun si White, no? Sa itong Great Controversy, mabasa. Page 416. Ito ang pizza po matas 100, no? 152 to. Ato ang pag basa na ito. Pwede rin na ito 416. Ang mga ba ni Yankee Coat? Lahit po ni. As a typical cleansing of the earthly was accomplished by a removal of the sin by which he had been polluted, so actual cleansing of the heavenly as we accomplish by a removal or blotting out of the sins which are the recorded. But before this can be accomplished, there must be an examination of the book of record to determine how to repentance of sin and faith in Christ are entitled to the benefits of his atonement. The cleansing of the sanctuary therefore involves a work of investigation on a in both sort of investigation, a work of judgment. Uy, nani? Investigation, judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ to redeem his people, for when he comes, he reward us with him to give to every man according to his work. Oh, mabasa po na siya sa Revelation 20:12. So nagka na yun. Behold, I am coming quickly. And my reward is with me to render to every man according to what he has done. So matun na siya yung reward, no? Sumala ko na sa ipang buhat. When Christ, by virtue of his own blood, removed the sin of his people from the heavenly sanctuary at the close of his ministration, he will place them upon Satan, who is in the execution of judgment, must bear the final penalty. The scapegoat was sent away into the land not inhabited, never to come again into the congregation of Israel. Look at yung scapegoat, no? So will Satan be forever banished? From the presence of God and his people, and he will blotted for existence in the final destruction of the sin and sinners. So
So nanapuntay katubaga no nganong wala pa man gipatay si Satan no, wala pa man gipil di si Satan kung diri na to ikoan sa alto na tunan nga investigation no, dito di ay nagibasihan sa ahalad nga mao ang scapegoat si Satan no. Wala ba siya pulos? Igo ra ba siya magsamok-samok? Ano? Sa katauhan? Di ba? Naaday siya pulos, no? Kaya gidadala niya sala, no? Kibali, para di siya makadool balik sa camp, no? Maglatagaw siya, no? So, mana yung purpose? Maglatagaw lagi na siya, no? Kaya naana siya gidadala, no? Nga sala. Through the grace of God, under own diligent effort, they must be conqueror in the Bible with evil. O, pinaagis grasya, no? Mahimot nga conqueror. Diba? Tunatunan sa ito ang the sermon nga iampo, makapadayon og das-das, makapadayon sa das-das agianan sa kadaugan, no? Mahimo tanga conqueror in the battle with evil. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of the penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification. O na ako no'y special work sa purification of putting away of sin among God's people upon earth. O, dali gihapon gikot sa The Great Controversy, no? Sa page 425. When this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for his appearing. O, marindi na ko na sa yung appearing, no? Ano na siya? If there ever was a time when serious reflection become every one hopper's get, it is now. Oh, kung nagi time na serious reflection karuna ng adlaw. When personal piety is essential, the inquiry should be made. What am I? And what is my work? And mission? And this time, oh, grabe ka pagkutan na, no? Magapangutan na kaniya na higala, no? Unsa man ako, no? Tama. And what is my work and mission? Work and mission. Nini nga panahon karon. On which side am I working? Christ side or enemy side? Kaya pinanan mo pamalandong higala, no? Aha ka nagabuhat. Dili ba kasuder sa Ginoo? O dili kas enemy side, no? Pero aduna para bagi lamblang pag maingon ka nga naa kasuder sa Ginoo, no? Kaya na ako no'y mga hidden sins, no? E muha po da siyang ipalagpot ang mga hidden sins ni mo. Kay padamguhon kuno kag inong ka ngawa ko ikaw ikailah, no? So klaro kong kini mo kay tripod sa enemy side. Enemy yun ka pag tanawon ka sa mga tao, enemy ka kung enemy side, no? Let every soul now humble. Uy, hala, mag-humble ako, no? Katauhan. Humble himself or herself before God.
For now, we are surely living in the great day of atonement. Alas, your legend nga labor sa atonement. Are my sins? Can peace? And am I repenting of them before God? They may be blotted out. Do I esteem myself too highly? Am I willing to make any and every sacrifice for the excellency of the knowledge of Jesus Christ? Oh, nanapod sa pagbuhat ni mo, no? I am willing to make any every sacrifice for the excellency of the knowledge of Jesus Christ. Kung manin mong journal kasmit, no? Mayroon ko niyong mga goal, no? Ng mga pangutana. Do I feel every moment I am not my own but Christ's property? Mapil ba na niyo mo every moment tigala, no? Nga dili ka sa imong kagalingon kundi Christ's property, di ba? What my service belong to God? Maklaro ni mo sa imong service yung nagbilong ka sa Ginoo, no? House I am, di ba? Sako. Oh, dito rin nag-quote sa last events na to, no? Last day events sa page 72 to 73. Napakotlo pa sa page 73 sa last day events. We should ask ourselves for what are willing and working. Oh, yeah. Pangutana po ito kagaling ang willing and working. And what will be the outcome of it all, pati ang outcome imuhang handuraon. Oh, journal mga classmate, kining balik-balik nga pangutana. Review the reverse, how does it apply to your life this week? After this study, the passage, what are your personal takeaways? Oh, yung personal takeaways. What are your practical takeaways? Oh, yung personal, no? Nga takeaways, o na po yung mga practical, nga yung mga takeaways. So, muna ka to ang in-person na yung katong pamalandungan ang mga pangutana, no? Huwag magpagabay ka mo sa balang espiritu ato, no? Nga maka pamalandong gigag maayo kung ang imong pagbuhat, no? Naaba ka sa side sa Ginoo. So, lago na kita sa ato ang fifth part, ang cornerstone connection. Ato ang devotional sa mga youth, no? Join your youth. Nga, murag mga hamtong. Ang cornerstone connection ato, same nga title, ang ato ang bulan o karon nga simana. Line and the sun. O sa istorya kana kang Joshua, ang ipabasa this Thursday. Joshua. Chapter 1 verse 7 padulong sa 18. Sumangita kita kidibi ani, no? Atong basahon ang padasig kang Joshua. Onadri, nagkana yun sa Ingles. Sa Joshua chapter 1 verse 7 padulong sa 18. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to the law. Uy, grabe. Maka-observe sa law, very courageous, no? Strong, no? Obey the courageous. Serve the law. Which Moses by servant commanded thee. Yung ipadasig, no? Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whatsoever thou goest.
sumana siya nga gihanduraw no ni Moses ang pagpadasig kang Joshua no nga kung mo sunod di ay ka sa mando sa Ginoo no mahimo ka nga strong and very courageous no para asa man ang imong strong ug very courageous no kadto nga di ka mag pukling-pukling si mong agi no di daw ka mag turn not no from right hand to the left hand di ba ibali ang yang ipapunto ka na lagi sa mga Diyos-Diyos no gadi ka magpatun og lain nga Diyos-Diyos di ba iya ba tunggi ko ano Joshua nga ang Ginoo ba nga yung Diyos-Diyos sa yung mga amahan no sa Amorites o sa kuano di ba pero wa dai kay pilion ato street ra ka sa Ginoo no nga sundo nimo og kung street ang imuhang pag-alagad no wala ra kay gihapit-hapitan pangalain nga Diyos-Diyos mao kadto ang mga strong og mga courageous no nga mga tao nga makasunod sa balaod sa Diyos this book of the law shall not depart out of thy mouth oh di na to maklaro no kung unsa bagi nag strong og courageous no di ay mahilayo no ang kasuguan sa iyang baba no so appeal niya pagatumanon og iyang ipamulong no but thou shall meditate therein day and night tanaw ra na no appeal sa i meditate day and night no? That thou mayest observe to do according to all that is written therein kaya sa ingon niya na maka-observe din siya kaya lalimang kagitunan niya di anayt no? For then thou shall make thy way prosperous and then thou shall have a good success no inanagin na siya ang nindot kayo nga testimony di ba kato lagi ato ang testimony no da doktor na ganito siya no nga ay hag yung i-priority ang pagtuon sa pulong sa Diyos bisang pagdagan siya mga academics no pero pag exam niya sa nursing oh top di ba top gani siya pag exam na po niya sa licensor nga physicians no nakatap gihapon siya no sulindot na inanak nga mga experience no nga babat na ni mo ang good success sa imuhang pag meditate di ba I have not commanded thee. Oh, kibalik pa gino. Kikimando, antaka, no? Be strong, and of good courage. Iba mo rin na siya, no? Di ka pala away, no? Musukol ka nagdakang mga tao ang strong of good courage, no? Kung rilikad to, nga di ka magbaton og lain nga Diyos-Diyos. Aduna kay pagpamalandong, di ba? Meditate day and night. Dili mabulag ang iyahang pulong di ba sa imuhang paba di ba be not afraid neither be dismayed for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest then Joshua commanded the officer of the people saying only command for Joshua no? pass through the host and command the people saying prepare you victuals uy, di prepare pagkaon. For within 3 days, they shall pass over this Jordan. Mauday. Kay mula pang this Jordan. 3 days. To go to possess the land. Where's the Lord your God gave it you to possess it? And to Reubenites, and to God Dites. And to the half-tribe of Manasseh is with Joshua saying, okay, mamat sila na ngayon, mamat sila kanang lugar. Galit sila kanang mutabok sa Jordan, ana sila yung lugar, no? Maning special po nga. Message sila, remember the words, what Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying the Lord, your God hath given you race. Diba kayo nakapili na sila?
and hath given you this land. O di ba nakuha na nila katupalang gimitingan ilahan na kay ilahang gipangayo, no? Your wives, your little ones, your cattle, your men in the land which Moses gave you on the side of Jordan. Di ba dito sa side of Jordan gihatag, no? But ye shall pass before your brethren arm. O mauputong hangyo niya nga upan kyud sa battle, no? All the mighty men of valor and help them. Oh, di ba tapang yun, no? Until the Lord had given your brethren ways, and he had given you, and he also have possessed the land which the Lord your God gave it them, then ye shall return unto the land of your possession. O kadto ng possession, balik na kibalik kung mahuman ano ang battle, and enjoy it. But Moses, the Lord's servant, gave you on the side Jordan toward the sun rising. And he answered Joshua, saying, all that thou commandest, as we will do. O, mapalugit sila. Uban sila sigira, no? And whithersoever thou sendest us, we will go. Grabe, no? Sila lagi gapaigo niya na, no, kay kung a mighty man of valor naman sa Hinoon, no, ang makig-oban sa ilaha, no, siguro ka itong mga 20 pataas kasagaran dito mga mighty men of valor, no, siguro ka itong mga bata pag yun sa ilaha mo itong magpabilin dito sa iyang mga wives, no, ilahang mga kabataan or napagid siguro ay kanang weak nga mabilin para maka bantay gid, no? Halimbawa na sila'y makuan nga mga sulugoon, no? O matukibali ang katabang mga buhi, no? Pero naagi mo uban sa ilang mighty men of valor, no? Umato nga, ningon sila nga, we will go. O we will go, di ba ang tubagan ni ini, no? Dito sa Gadites, no? Tribe of Manasseh, nga we will go as dang, no, labang sa Jordan according as we hearken unto Moses and all things so well we hearken unto thee. Only the Lord thy God with thee as he was with Moses. Also ever he be. Whosoever he be and that rebel against thy commandments and will not hearken unto thy words and all thou commandest him, I shall be put to death. Ang grabe pa din na doon. Nagiday verdict sa ilahan, no? Nga katugi ko nung di mo tuman sa sugo, no? Kay Rio Naraba will be put to death. Only be strong and of good courage. Kana nga kuan mo'y mag-courage ka sa paglaban na po, no? Lahi to ang courage kang Joshua, lahi po itong ihanggi pa dasig na mapot to death, no? Kadtong dili maminaw, not hearken unto thy words. Diba? Be pot to death. Grabe, no? Ato yung kiitunan ang kana nga teksto ba? Strong and good courage. So naklaro kita ni ana, no, unsa pa ni insight niya karon. Old habits die hard. Uy, die hard. Aw, ang old habits dali siya, dali gid na siya mapatay or mapaggang nimo, no, or ma change nimo, no. Despite all the sin of God's love and power, people in Joshua's time were still worshiping the gods of the sides. Joshua created a new landmark in the Shechem to remind people of their commitment to God. What landmark of faith
can you look back on and create to remind you of God's power and promises. O katong landmark nila nun. Nasawa pa sila na nabok sa Jordan. Grabe, good courage no. Pero sa imuha no, nga kinabuhi unsa ko no. Oy, no. Mag-remind and promises no. Write a song. Oy, mo na man imong kanta no. Draw a picture o pwede po ka mag-drawing no. Or build something that will like the stone. Just a place at Shechem. Remind you to how God has laid in your life. Makatong stone no. Nga mo to maka-remind o landmark katong landmark. Ah, nakatabok na ni sila no. Atong gibasa wa pa nakatabok. Pag nakatabok na sila na himong landmark na himong ark pagid of God kay mo to yang gigamit nga ihanap pod o kitan o ark of God katong naang commandment sa Ginoo no. So mao nang application ni mo higala maghimo po kag landmark no nga kasunduan sa Ginoo nga sa imuhang pagka good and courageous diba giko aniya nga must be put to date gani ang dili mo sunod no imo po nang hunahuna no kung ang Ginoo ang nagakuman kung maglapas-lapas ug kasaiha di man gid literal ma put to date pero mawad ang kag chance no sagi prepare nga kanang gantis no sa Ginoo. So mao na kana ang atong Sabbath school sa ato ang junior youth nga murag mga hamtong ang Cornerstone Connection. Mularko kitas manindot manisut pa ni nga title manindot ba ni pagaisgutan karon ang atong pagtuon sa 6th part Sabbath school sa atong mga hamtong no. Welcome kita sa ato ang Bible study on a lesson. A study on the words. Marathon lesson 2023 Commune with God. I will gospel. Sa edition nato nga 7th part, pwede kita sa atong 6th part, no? Ang ato ang third quarter Ephesians, lago na kita atong lesson 11, practicing supreme loyalty. Og ato pagaton an karon ang sa Thursday September 7, Master who are asleep, wa mahino ni pangutana, no? Pero murag, kung wa pangutana, di mauna, no? Oh, welcome kita, mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learner of the scripture, mga kapamaglandong, no? Mga minahaligog mapilangga sa Diyos, ato ang mga kapagtuo, largo na kita, no? Kung makigoban ka mo, gamito nitong mga resources nato no ang lesson nga pinalit ato ang PDF nga mga subcopy application nato nga duha diha ang SSQ ug ang Sabbath School and PM ma-download sa Play Store kung dili na mag application kay gusto na pupod siya yung mga translation nga mabasahan lain gamiton ang ato browser no Chrome i-browse no sabbath.school.adventic.io pangitaon ang ato ang di ba maning oras sa leksyon no dire po ta oras wag dapat ni browser ng inyong gamiton no oh, pangitaon ninyo ang Ephesians na itong lesson. Pahitaon ato ang lesson 11 no tapos pangitaon ang ato ang Thursday nga pagtuon makita na pud mo ang langgam no nga naglupad ang kuan man gud ang atong hard copy black and white man na no pero kung gusto niya makita tong langgam nga siglupad-lupad no na diri sa ato ang browser na pud na sa atong application no. Oh, welcome kita sa Thursday, September 7. Masters who are asleep.
sa hinaot matinaw kita ni ini no para na po ni sa mga amo. Kay katong kahapon wala man to na ko ano pero mao gid unta na to siya ang speech for the slaves no. Ang karon speech for the master, di ba? Master who are slave, di ba? Ato mga mensahe ani di lang gid dapat siya sa kaigsuunan sa katawhan gid di ba? No? Nga ma aplikar nato no or maka sabot gid sila. So, ato basta na insight and Paul's final word to sleep. Uy, yung final word niya. Whether he is sleep or free. Okay, kung ano niya, sleep man na siya o free. Ephesians 6:8. Kanang mga free, no, na ay mga freelancer, no, mga trabaho, nga wala kay kanang gi busingan, gi alagara, no, mga businessman sa free po na sila kanang mga gadumala sa ilang business no parehod sa kuan sa kung status so ato basahon ang key text no ang Ephesians 6:8 NASB kay sa kauras na copy na knowing that whatever good thing it's wonders this he will receive back from the Lord whether sleep or free moto no nga unsa ang himo nato nga maayo na agi ma-receive kuno nato good pod palit sa Ginoo no either sleep siya or free or kanang mga businessman mana siya ang mga free no ang iyang gi under ana kadto na pod na himong sleep di ba self-employed no ang self-employed is free siya kay wala pud siya kana di siya employer no free ra gyapon siya uli pon sa kwarta no pero ang slave sulugoon gina siya na agid siya gi alagara no mana nga ang minsay ani slave or sa free unya apilang master no? Refer to slaves master. Oh, largo na gid sa slave master no. Allowing po translation to his counsel today. While imaging a slave and a slave master, standing on an actual footing before Christ in the judgment. Oy, naa. Naay comparison diri. 2 Corinthians 5:10, Colossians 3:24-25. For we must all appear before the judgment seat to Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body o ang nabuhat gyud sa lawas according to what he has done no recompense whether good or bad diba recompense. Ang sa monetization sa Facebook ang recompense ana no nga mabaydan ka mauto ang imong pagpaningkamot sige kag no upload og video sige kag live no naay recompense no pero dili gipasabot sa Ginoo na ay recompense ang nahimo kuno sa to ang lawas no maayo man kana og dautan. Sunod, Colossians 3:24-25. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done. Oh, kung naagi wrong, ma-receive gitong yung mga sala, no? Mabaya ng kung sa batas trapiko, ma-trapikan yun, no? Matkitan. And what without partiality? Parang kita, I'm using what you are a Christian.
assuming what you are a Christian, a slave, a master, who listen to a patient being read out in your house chart, what might you react to this counsel offered in the presence of your slave? Ephesians 6:9, the master and master do the same thing to him, and give up threatening, knowing that both your master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. Okay, parihalagi. Mabisan pag amo ni mo siya, pero master na to ang kinoono. Ang sa itong assuming, what, that you are Christian slave, slave master, who listen to a patient, maminaw ka no, being read out in your house charts, o mabasa nagmayo, no, that you, how you might react this counsel offered the presence of your slave master. Dari gini kay Christian man siya, makasabot gini siya, no, nga, patay-pantay ragid ta, sa mata sa Ginoo. Kay pareha ragid ta, nag-alagad sa iya, no, both, di ba, their master and yours in heaven, no, there is no partiality. Paul addresses master, slave, master in the appointed exhortation, which turned on the sharp contrast between the lords, oy lords nga, kwan, Diyos, no? Greek, oh, daghan di Greek, aning lords, no? Hoy, hoy, koryoy, na'y koryor, no? Koryor, ah, lords, day master, no? Hoy, ambot nga nung na hoy sa Greek, no? Unya, koryoy, translated as master. Grabe sa Pinoy, tawagun kaghoy, murag wala kay, no, pangalan. Pero sa ila, sa Greek word, tawagun kaghoy, nga H-O-I, master de ay ka. Koryoy, no? Apel siya master sa kanang, translated, no, sa Greek word. Had a habit of threatening. Justly. And the Lord's Hokorios, Hokorios, rise with warm, there is no partiality. Paul asks master to do the same today. The slave would have been shocking to a first century slave owner. Master should respond to the slave with deeds of goodwill, governed by their allegiance to Christ, responding to what Paul has just asked of slave. Oh, taas na yun. Ephesians 6:5-8. Slave, be obedient to those who are your master according to the place, which were untrembling in the sincerity of your heart as to Christ, not by way of eye service as men pleasure, but as a slave of Christ, doing the will of God from the heart, with good will render service, as to the Lord and not to men, knowing whatever good thing as one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. So, ato tunggi pa, balik o pasabot, no? He tells them to stop threatening their slave. A common practice of a time which master administered a wide variety of punishment, including beating. Oh, isa for sweeter to 20. Or what credit is there? When you sin and you are harshly treated, you endure it with patience. Katong mga pagbukbok, no? But if when you do what is right,
and suffer for it, you presently enjoy. It's fine, people. We got okay to kahimot an ka sa Ginoo. Kantos ka. Sexual abuse being sold. Unparted from loved ones. Extreme labor, starvation, shackles, branding, and even deeds. For this, they will be judged by God. O kana mga hukman, no? Sir. Paul support his command with two motivation. That call a slave master to look beyond the social structure of the Greco-Roman world. Ang una, they under presume slave are co-slave of a single master. O kato ko single master, knowing that he is both their master and yours in heaven. O na to parehara po sa Colossians 4:1. Ikadawa, even the master judges without partiality. O walay ipinalabiliha. Says their own master trait disregarded as slave on an actual footing with others. So should be compared. Mabasa ko na sa Philemon, no? Mga chapter, mana? Chapter 15 o 16. Much for language and Ephesians would especially heartening for Christians like adapting as sons. Oh, mabasa na Ephesians 1:5, no? Nga, have predestined to us adoption as son through Jesus Christ or himself according of the kind of intention of his will. Redemption. Inheritance, Ephesians 1:7. Og sa Ephesians 3:6, no? Ephesians 1:11. Being enthroned with Jesus. Ano yung declination ng mga ganti? O niya, Ephesians 2:6. Becoming fellow citizen. O may fellow citizen. And raised us up with him. And seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. O mato, no? Members of the household of God. Sa Ephesians 2:19, katong dili na kibali alien, di na stranger, no? Kay fellow citizens with the saints and are of God household. An integral parts of the body of Christ. Daghana dito gihapon sa Ephesians, no? Activities all teaching in the teachers as operatives in the relationship between slave and slave master, including the counsel about speech or speech, no? Unya na po sa sexual ethics. Ato akin basahon ang sexual ethics para matapos na kita kay wala kita conclusion question. Nag-init man ta, no, pero kuhan ko no, natay 80% nga precipitation. So, ulan-ulan gihapon ni ato ang adlaw karon. Oh, conclusion question or ang teksto sa atong ipabilin sa Thursday, Ephesians 5 verse 1 to 14. Therefore, be imitators of God. Oh, imitators, kid sa Ginoo. As beloved children. Oh, imitator nga. Mura kag bata, no?
ganahan ka maawat sa iya ha. And walk in love. Uy, magalakaw kas gugma. Jesus Christ also love you and gave himself for us. An offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. But immorality or impurity or greed must not even name among you, katulik siya banggiton, as the proper among saints. And there must be no pettiness and celetok. Oh, wala pettiness or celetok. Of course, jesting, apilang jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks for his. This you know with certainty, that no immoral or impure person, covetous man who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ. Let no one deceive you with empty words, or di ka mailan sa empty words. For because of these things, our wrath of God comes upon the Son of Disobedience. Therefore, do not partakers with him. For you were formerly darkness, but now you are light in the world, in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light consists in all goodness and righteousness and truth. Umana siyang paglakaw is kahayag, no? Consists goodness and righteousness and truth. Trying to learn what pleasing to the Lord. Umana itong kaantigohan, no? Tunan nga mahimutan sa Ginoo, no? Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. Di ba madayag langit ng mga himukadautan, no? Kanang abominations, no? Wala man po yung nagtapik yun sa ato ang real sa mahitungod sa abomination, no? Dapat matakol gina siya para gibawal na sa Facebook ang mga inana, no? Mga nudity, no? Pero ambot nga nung makalusot, no? Dili man gud mag-gikan gud sila ang kahadlok sa Ginoo, no? Mana siya nga dapat makuan sa to ano ang mga inana, mga unfruitful deeds of darkness. But instead, even expose them, for this disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things become visible when they exposed by the light. Amo de siya ang nindot no nga ma-expose pinagigis kahayag no. For everything that become visible is light. No, malipay gilay ka no. Kumadayag ang dautan ni mga gibuhat no. Kay kahayag na siya no. Mabayan ang mga dakpan ang ato ang mga drug poser, drug user no. Drug lords. Diba? Kay nadayag di ay ang ilahang naa sila kangit-ngit, mahayagan sila, magpani sila, magsuffer sila, no, badakpan sila kay ang naa sa ngit-ngit kung masigaan na siya, no? Mahayaman na siya nga visible. For this reason, it says, huwag mauna kay pangitaon bagitong dito sa ngit-ngit, sugaan mo na, no? Huwag mauna ang tambag sa madautan, no? Awake a sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. Oh, pagmata na yun, no? Wake up, pagpag-una, no? Nga malandagan ta sa grasya sa Ginoo, no? So, diha nagtapos ang ato ang mga pagpamulandong metaknaa. Sa ato ang lesson kita itulan nga Master who are is alive. Kung imutong si Pongo no na daghan man ang ihang marag nalukop man niya kay kanang slave master, modern siya no, slave master pre mokibal ito ang mga punto na to no, nga pariharatag master, walay partiality, di ba? Thank you.
Onya daghan gito kayo mga gipang pasantop diri nga gitapok-tapok no. Una pa tayo natun ano nga Greek word ang hoy no. Master ko ng hoy og ang koryoy no, ang koryoy. Unya katong 1 2 3 komo naman tong 1 2 3 no. Nga parihatag master no, ko is slave no, sa single master nga to nga si Jesus Christ og mato nga heavenly master mo judge no, walay pinalabi di ba awan to ra dito. Tapos gipasantop kita nga mato mga adopted tas Ginoo, redemption, inheritance oban in code kuno dito sa iyang gingharian, fellow citizen, household of God, di ba? Oh, integral body of Christ, no? Og mao to ang naay speech, no? Council about speech og apil to ang sexual ethics, no? Nga di ka magpaton og lain nga Diyos-Diyos, no? Ang nagabuhat sa kangit-ngit, no? Mag-usab, nagilutana, no? Diri sa magbuhat sa kahayag, no? Kay bisingot sa uniyag kanang pagpaningkamot madayag manggid na no, kay maasugaan mana no. So diha kita nagtapos atong pagpamalandong ang ato ang mga nangatun-an. So maklaro na to ninyo ato na kinapagatakopan no, pinaagi sa pag ampo ang naasa private nga place kung makaimo sa pagluhod-luhod ang naasa kapas mido ko makapakita magdungan at tumasig presence of prayer, prayer Paul magdungan kita sa pagampo sa to ang pagtapos ng mag-blessing kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread and forgive us our debt as we forgive our debtors and lead us not into temptation but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power and the glory forever, amen. Allah will bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord will turn his face upon you and give you peace now and forever. Amen. Daga salamat. Tukoy na po sa inyong kilumanon. Ang pagpalandong sa iyong polong sa patagadong sa gabi. Mao kinin ni Bastardian Allison studying in the words. Martin Lesson 2023. Come. Yun bigada yung gospel sa edition ato nga 7-part connectology edition. Dari kita layon sa ato ang September. So dili gihapon kita sa ato ang second week sa atong September no. So ania kita sa ato ang the sermon weeks no sa 2023 og my journey na to nga season 4 gabi-gabi. So antos ni kanang gisumlan kay madrasan and the ligon ang Tuesday.